Okay, tuloy pa rin tayo mga kamatsas. Okay, hanap pa tayo ng isa pang makakalaro bago tayo matulog. Okay. Sige, sino kaya ang makakalaro natin? Habang tumataas ang rating natin, mas palupit ng palupit ang kalaro natin. Sigurado yan. Kasi nag-a-adjust ang rating, pataas ng pataas eh. Ayan, 2831. Okay, taga Croatia, Bulldog ang pangalan. Oh, yeah, D5 na ako. Veresov. Ah, pero nag-ano siya, no? Nag-Bishop F4, Jubava system. Ito yung tinatawag na Jubava system. IM ng Croatia. Whoops. H5. Mag-H5 pa. Yan ang mga annoying dyan eh, na dapat bantayan. Castle. Ah, dyan siya nag-castle? Matindi. Paano kaya ako atake dito sa queen side? Kailangan maka-atake ako sa queen side. Sige. C5, tuloy. Queen A5. Yan, para okay. So rook D8 muna kaya ako. Rook D8, no? Para may depensa yung D5. Ha? Nanggugulat? Nagulat ako dun? Capture? Ah, okay. Kala ko, milagro na naman eh. Ayun. So, kailangan kong mag E5. Ah, ganun. Sige. So, pakomit ko muna siya ng F3. Nag G3 lang. Ano plano? Ito muna. Magbibishop H3 yan. Palagay ko lang. Ah, nag F4. Bilis tumira ng kalaro natin. D4. Rook AC8 na lang. Ang bilis ang ano, kalaban natin. Isang minuto lamang kagad. King E7. Isang minuto kagad ang lamang, mga kamatsas. Habulin natin, pilitin natin makahabol. Sige, D4. Basagan na. Sige. Aha. Capture ako doon. Capture. Bishop A4 muna, tiyaga muna ako. Rook D3 threat yung pawn sa G3. Wala na tayong oras, mga kamatsyas. Yun, medyo pinapahabol tayo sa oras. Medyo lang. Yan kasi hindi ako ano eh, wala eh. Kontrolado. Yun ang idea niya eh. Anong idea? Magbibishop D1. Eh, dito na ako. Ayun. Capture. Sige. Dito. Yun ang good move. Yun ang good move na ginawa ng kalaro natin. Nakakata ko mga kamatsyas.
Oo, ang layo ng king natin eh. Talo. Okay. Sana mag-offer pa siya. Okay, accept. Game 2. Okay. Bawi, bawi. Nagraguzin. H6 yan. Bawi, bawi. Bawi tayo mga kabatsyas. Mabilis siya, kaya kailangan bilisan ko rin ba? Siya lang ba marunong bumilis? Bilis-bilisan ang tira eh, no? Yun, di tumira kalaro natin. Ayos. Give away ang ano nito. Oras. Medyo nakakalamang tayo sa oras. Kanina natapyasan tayo sa oras eh. Bishop takes, mag-e5 yan eh. D5. Queen take c4 na lang. So, pag nag e5 yan, mag d5 ako. Baliktad, ako naman ngayon ang lumamang sa oras. Kanina siya. Nag knight e7. Sige, e4 ako. Para wala siyang knight f5 or knight d5. Hindi ko ma-capture kasi may knight d5, fork double ako. So talagang mukhang sadyang malupit. Malupit ang kalaro natin. Threat to, no? Sige, tiyaga muna. Malupites ang kalaro natin. Sige, pa-capture ko na yan. Nga, capturein mo nga kung matapang ka. Sabay ka na. Capturein mo nga yan. Sabay kinapture nga, no, todas. Uy, di kinapture. Alisto! Bumawi tayo sa oras. Ay, lakas ng kalaro natin eh. Kung mag D5 ako, hinug na ba? Medyo hinug na ba? Capture, capture. Baka mamaya kasi hindi pa hinug eh. Ako tayo nakakaano eh. Grabe, magaling tong kalaro natin. Taas ang rating, 28-38 mga kamatsyas. Ayan, bakit? Tapos, ano mangyayari? Oh? Saan pupunta? Yan ang malaking katanungan. Sumakit ang ulo ko ron ah. Wait lang ah. Saan pupunta? Knight E5? Double yan ah. Saan pupunta, baby? Pag kinapture ko. Sige, capture. Queen E7. Pwede, ano na ako? Dito na ako. Lamang na ako isang pyesa. Isang pyesa. Sige, isang pyesa na yan eh. Grabe, sino pa bang ayaw dyan? Isang pyesa yan. Kaso, yung oras. Yun! Ayos! Hoy, nangahalaw!
ng hahalaw. Uy. Grabe mga ano ah. Talagang last minute ah. Parang Texas ah. Last minute parang Texas ah. Parang Texas ah. Ha? Huh? Parang Texas ah. Ha? Huh? Ha? Huh? Parang Texas ah. Ha? Huh? Matipon yata gusto niya. Ay, matipon ang gusto niya. Okay, kabawi. Tubo pa ng isa. Okay, rematch. Wala, ayaw na niya. Ayaw na niya. Ayan, hindi ko naman po ugaling nagre-rematch talaga. So, wala. Hindi na siya nag-rematch. Okay, sige, analyze na lang po natin itong 2 games na ito. Galing nito, magaling to. Grabe, 2800 ba naman eh. So, tinalo niyo ako kanina, ilan ang minus ko. Pero ngayon, tumubo ako eh. No? Tubo ako 2 points eh. Kasi mas mataas ang rating niya. Siguro napansin niya, wala. Pag naglaro tayo, napisak ako. Kabig ka pa rin. So, ganun eh. Ito, all 1 kami, pero kabig pa rin ang rating. Okay, analyze natin mga kamatchas. Wait lang po ha. Ah, grabe. Lakas ng kalaro natin. Bulldog. Sige, analyze muna natin. At bago natin i-analyze, kilalanin muna natin itong kung sino itong taga-Croatia. Kababayan ni ano to ah. Kababayan ni... Tawag dito? Ni Agad Mator, taga-Croatia. Ayan mga kamatcha, sino kaya itong Leon Livaik? Kita ba sa ano? Leon Livaik pa, search naman po. Pa-comment nyo na lang sa ano sa comment section kung sino yan. So, baka meron kayong kaunting background na masesearch sa Google. Paano na lang po para at least pag nabasa ko, nakatipid ako sa sa effort. Okay mga kamatya, sige po, i-analyze natin ito. Galing nito. Galing. Talagang ramdam ko talaga yung lakas niya. Analyze natin. At huwag ito, yung first game muna. Talo ako sa first game eh. Ano ba to? Ay, punta ako sa statistic. Wait lang mga kamatya sa. Ayan, dito ako sa talo ako. Ayan. Kasi, ano, merong nag-comment. Coach, di mo naman ina-analyze yung mga talo mo eh. Ito, naka-record o, na timing na naka-record. O, di i-analyze natin mga kamatchas. Diba? Okay, wait lang ha. Kala ko, abot na naman ng mga 6 or more games. Ang ganda sana. Match yun. Okay, so analyze natin ito, first game. Nagka-ano-ano ako dito. Nagka-windang-windang ako dito sa first game. Wait lang ha. Kita ba sa OBS? Ayan. Okay, so tiga muna po ha, baka lumabas na naman yung bar sa ilalim eh. Pag lumalabas yung bar sa ilalim eh. Wait lang, intay lang natin ha. Yun. Ah, lumabas yung bar sa ilalim no. Ah, yung bar, yung mga lumulutang na graph. Okay. So tinirahan ako ng, actually itong inaasahan ko eh, Bishop G5, yung Veresov eh. Pero nag-bishop F4. So, ibig sabihin, Jobava system. Kung tawagin nila. So, nag-A6 ako. Kasi nga, pag ako nag-C5, eh, may mga knight B5 na ganun eh. Halimbawa, ganyan. May mga knight B5 eh. Diyan ako naiilang eh. Baka mamaya. May mga ganun eh. Kaya namang depensahan. Pero in long term, medyo tricky. Pero E3 lang muna dito. E3 lang muna. Tapos, you know, yun ang iniingatan ko dyan, yung mga knight B5 eh. So, may idea to play knight C7. Mga tricky lines. Ayan. Kaya dito, inagapan ko na. Total, aagapan ko rin naman. Nag E3, G6, H4. Ayan o. Tricky itong kalaro natin na ito. Mag-H5 o. Oh. Itutuloy talaga yan. Halimbawa, mag-Bishop D7 ako. Tutuloy talaga yan. Sacrifice talaga yan. Pag Knight takes H5, tapos sa Gurok takes H5, ang importante, masira yung kingside. May gumaganyan. Kaya natuto na ako. So, wala. Kailangan i-block yan. Nag-Knight F3, Bishop G7, nag-Queen D2, Castle. Nag C5 na ako. Ah, Bishop G4 lang daw ang tira. Pero gusto ko kasi atakihin na yung ano niya, king position niya. Nag-C5, D takes C5. Ayun, nag-Queen A5. Alanganin pala, risky itong ginawa kong ito. Dapat ang tira daw ay Knight BD7. Tirang tira. Na kapag nag-Knight takes D5, Knight takes D5, Queen takes D5, saka pa lang ako magku-Queen A5.
Yun. Yun pala ang malupites. Eh, paano kung mag C6? Paano kung mag C6? Knight C5 lang daw. Oh. Ay, ito na yung hiwaga ng atake. Kasi pag knight C5, ito na ang gagawin. Eh. May bishop G, bishop E6. Atake nyo queen sa D5. Tagos ang pressure. May pressure sa B2. Naku, grabe. Baka mamaya biglang lumanding na lumanding yung mga sacrifices dyan. Ganda. Grabe. Kumbaga sa pagkain, para ka nakasili. May pampagana, no? Yun ang tira. So next time, ulitin ko ito. Ito lang ang gagawin ko. Knight BD7. Atakihin muna yung C5. Very tempting na capturing yung D5. Baka capturing nga yan eh, yung D5. Pero ang ginawa ko, nag-queen A5, nag-king B1. Ay, oo nga, queen take C5. Ba't nga pala hindi ko kinapture, ano? Capture na pala yun, ah. Na kapag nag-knight takes D5, eh may knight E4. So, syempre, threat yung queen, threat din yung pawn sa F2. Pagpalagay natin mag-queen E1, iwas, may bishop E6. Gusto ko ito, mga kamatsyas. Yan, oh. Ang gagawin lang ng puti, C4 daw. Bakit? Teka muna, knight C7, nakakailang yan, ha? Ano meron pag gumanyan? Ay, grabe, malupit. Sige nga po, mga kamatsyas, pang-puzzle ito. Sige, training tayo ng taktika. Sige po, bigyan ko kayo na konting segundo para ma-pose at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start, find the good move. Mahiwaga talaga ang pag-atake. Malamig ka, El Tal. Maraming salamat po. Ito, tira, oh. Bishop, ay hindi, mali. Bishop C3. Grabe. Ang kulit eh, yung bishop sa E6, ilalagay ko sa C3. Ano yun? Yan ang tira. Bishop C3, sacrifice, isa-isahin natin. Grabe, ito masarap matutunan yung mga ganito eh. Pagka bishop C3, ano mangyayari? Anong gagawin? Oh, queen lang ang pang-capture dyan? Ibig sabihin, fatal na yan. Bakit? Eh, kung capture ng pawn, sige, capture ng pawn, may knight take C3 check. At pag, kasi pag king B2, may ganun eh. May mga tipong ganyan eh. Queen B4 check lang, ano? King B2, queen B4 check, king A1, may queen A3. Ayan, so malinaw na kasi may threatening matchas. Di ba? At kung mag king A1 naman, edi diretso queen A3, matchas. Kung mag king C1, may queen A3 check, at kapag nag king D2, may knight E4 check, king E2, mayroong bishop C4 check, obligadong iharang rook D3, bishop takes, c takes D3, may knight C3 check, hanip, grabe, beautiful. King D2, queen B2. Pirmahan ang score sheet, oh. Shake hands. Grabe yung queen B2 check, oh. Pirmahan ang score sheet. Malupites! Eh, ganun pala. Kaya kinapture na. Eh, paano kung mag-queen E2? May queen B4. Threatening matcha sa B2. At kapag nag-B3, queen A3. Awarding time. Unstoppable matchas, mga kamatchas. Grabe. Yan ang masarap maging, no? Whew! Grabe, pampagana talaga. C4 na lang ang ginawa pero medyo mabigat yan. Baka nga matempt dito. Baka parang nakakatempt mag knight C7 eh. So pagpalagay natin ngayon, sige, mag C4. Pag nag C4 naman, knight C6 na lang. Oo nga naman. Tingnan nyo, pansinin nyo mga activities ko, mga kamatsyas. One pawn down ng black dito. Pero tingnan nyo naman. Diba? Grabe ang activities, oh. Hindi naman basta-basta maka B4. Woo! Bukang-buka yung dark square niya. Diligad din yan. Okay, so natuto na naman ako. Ayun pala. Ba't nga pala hindi ko makapture? Grabe, nga purpose ng queen A5 eh. Nakatuto kasi ako doon eh. Nag-rook dito ko. Yun. Yun. Good move naman. Natumbukan naman ang kalaro natin ng good move. O, wala na. Na-simplify to the max. O, tinan nyo yung baro. Laging lamang eh. Ay, nag-bishop G4 ako. Chamba yung patira ng computer engine. Bishop G4. Pinakomit ko lang para kahit papaano medyo iba yung may F3, di ba? Weak yung E3, parang ganun. Teka muna, umiquel na ako, halos slightly better. Ah, teka muna. Dito, rook C8. Umokay na ako, parang ganun, di ba? Ah, knight E7 ang tira, sabay knight F5 para atakihin yung G3, E3.
Bali, wala naman kasi kung capturein to eh, kahit na libre, wala, may knight f5 eh. Tingnan nyo naman yan, grabe oh. Square, double pawn. Square na, double pawn pawn. Square na, double pawn pa. Double pawn pawn eh. Grabe. Yun pala. Ayun, dito, nag, ano na ako dito, nag-desperado na ako. Gusto ko sana tapyasin yun eh. Tapyasin ko kaya, pero ito tira eh. Sakto raw ang tira oh. Knight takes knight. Ah, gumanon ako. Knight takes daw. Pag gumanon, sabay b6. Pala, no? Oo nga. Naging baka na naman tayo. Grabe, b6 oh. Sabay ka capturein pala yun, no? b4. B takes c5. B takes c5. Then rook b8. Wala, pangit. Parang di ko na rin tayo. Basta... ano na rin eh, wala eh. Yan, gumanyan ako oh, para kahit papano nakatali, pero ang ganda pa rin ang ginawa niya talaga. Bishop a4, yan, nag bishop a6, bishop b3, bishop e2, rook d5, bishop d1. Wala, natalo na ako dito. Dito palang losing na ako. Kasi tingnan nyo naman yung king ko, naka-cut off. Talagang libreng-libre yung pawn na kapag ka tinulungan ng king, halika na anak, dadaling kita dito. O ano magagawa ng ano ko, ng king ko? Gustuhin ko man tumulong sa tori kong umiiyak, wala magawa dahil guardyado ng rook. Wala na dito, olats na. So, yun pala tira. Queen takes c5 sabay. Ah. Vicious. Okay, sa mga kamatyas, lipat naman tayo dito. Malupit si Bulldog ah. Lipat naman tayo dito sa kabila, yung naging laro ko nung laro namin, second game. Wait lang ha, wait lang mga matchas. Dito naman, yung nakabawi naman tayo. Ayan. Teka muna, tingnan muna natin kung nabuo. At medyo ayusin ko lang ang buhok natin at para na tayong... Okay. So dito, Queen's Gambit declined Raguzin. Ayan, ito talaga linya ko dyan. Mas type ko yan kaysa sa makapag C5 ang black na nakakailang yan eh. May mga pressure eh. Ayan, kapag nag-die C6, at least natakban yung C5 na pang-ilang. Bishop G5, castle E3, capture, rook C1, A6. A3, capture. Ayan, dito, nakapansin nyo, labang ako sa oras, no? Medyo nakabuelo tayo. Ayan, oh, hindi ko pwedeng capturing to eh. May knight D5 eh, oh. Oh, bosh. So, E4 muna. Tapos sa queen g6, good move yung rook e3. Perfect itong rook e3. Yan din ang tira ng computer engine. Nag knight c6, bumalik bishop d3. Good move. Tama yung decision natin. Oh. Grabe, parang nadali ng engine. Bishop d3. Ayan, oh, talagang pinapa-capture ko yun eh. Kasi rook g1. Ang ginawa ng rook d8. Pero alamin muna natin. Queen takes g2, rook g1, queen h3. Yun lang. Wala sa isip ko yung queen c5. Wala sa isip ko yung queen c5 na yan. Ano ba gagawin ko rito? Ang iniisip ko lang kasi basta yung tori ko nandyan, nakaturo dyan. Aalisin ko na lang yung knight kung saan. E sasapol yan dyan. May queen takes h2 nga pala, no? Pero ituro ang tiro. Naku, kung ginawa niya yan, hindi ko makaka-follow upan. Hindi ko alam yan, eh. Queen c5 ang tira. Ang idea, mag-rook g3. Makukulong ang queen sa h3. Yun ang idea kasi may queen h5 ba eh. Eh queen c5 simple lang, parang ano lang oh. Parang sumilip lang sa tori pero ang panglansi, magro-rook g3. Malupit. Nip naman yan. Grabe naman yung idea. Pag queen na noon, yung idea. Nag f5 na lang oh, dumisperado na. Para mapagtakpan yung 5th rank at makatakbo. Tapos magda knight e5, saka magda knight e5. Ngayon, kapag nag queen takes h2, may rook e3 na. Ayun na. Ibang usapan na yan. At pagpalagay nating mag g5, may rook takes g5. O, di pang puzzle na naman mga kamatyas. Rook takes g5, king h7. Ayun, bibigay o. Oh. Wala na. Awarding time. Queen na h6, then queen g8. Matyas pa rin. Gravicious. Ang lalim naman ng laro namin na to. So, kaya hindi niya ginawa. Nag-rook d8. Pero queen h5 lang daw ang tamang tira dito. So nag-rook d8. Castle na ako. Bishop d7. Ayun, good move yung d5 natin mga kamatsas. Nag-knight a5. Blunderacious. Yan ang blunderacious. Kasi dito napatanong ako.
Kasi parang alanganin yung pwesto ng knight dyan, no? Pag queen takes c7, naka-threat ka agad. Nag knight b3, good move yung tinira natin, mga kamatsas. Knight e5. Napapatunghay yung engine, sabi ng engine. Napapaganon talaga, mga kamatsas, oh. Knight e5, ayan, oh. Double. O, edi nag queen g5. Knight takes, ah, yun lang. Ang tira ng computer engine ay knight takes f7. Hanip, ah. What? Grabe, oh. Paano kung kaya capture, hindi ko maunawaan. Capture dito. Pag kinapture, e5. Hanip naman, para naman palang binuhay si Tal, eh. Wala. Buhayin na naman si Tal ang topic nito. Tignan nyo, mga kamatsas. Biglang gaganon. Hanip yan. Wala, hindi ko magagawa yan. Aminado naman ako, mga kamatsas, sa limitasyon ko, eh. Hindi ko na kayang gawin yan. Ang lupites naman ng idea. Ano idea? Guguluhan ako. Daming tira. Parang ang dami pwedeng gawin ng block, oh. Knight d2 para walang bishop c4, may threat pa. Queen d6 check. King f7, e6. Tuloy-tuloy pala yun, ano? Tuloy. E takes d7. Papa-capture na to. Ay, hanip. Hanip naman talaga. Wala, si Tal lang kailangan nito, hindi ako. Ah, dito kasi pag king h8, may ganun, eh, no? Oo, dire-diretsyong, eh. Matyas, eh, oh. Wala, ang kailangan pala nito, mga kamatsas, si, ano, eh, former world champion Mikael Tal. Hindi naman tayo si Tal, eh. Hindi ko kaya ginagawa nun. Pagka king f8, bishop c4, guhit na guhit, oh. Grabe, guhit ng palad. Queen g8, matyas, mga kamatsas. May queen f7, matyas. Ang daming matyas. Baka si Tal makita yan. Eh tayo, talbos lang tayo. Talbos, hindi tayo Tal. Nakabaliw yung knight f7. No? Mambaliwan. No? Ang ginawa ko, nag-knight takes d7. Yung pinakamadali lang na mga pwedeng matanaw. O di queen e7. Ayun, nagpaniguro na ako ba? Kailangan ko ng habulin yan para mamimili siya. Makakawalan niya knight ko. Kakapture niya, eh. Makakapture ko rin yung knight niya. Ayan, o. Oh. Wala na, simpleng buhay na lang. Yun, buti nag-rook d5, medyo gumaang ang buhay dito. Ha? Ay, ay, ay. Ano yun? Queen h4? Grabe naman yung queen h4 na yun. Bluffer? Nambluff, oh. Wala kasi sa, ano ba yun? Capture buong buo? Wala, kulang pa talaga, mga kamatsas. Ayan, pinab... Namalingki na ako. Ayun, oh. Pitas-pitas lang. Hinug na, eh. King F5. Nag-queen E2. Yun. May pasimple queen C2. Yun ang idea ko. Yun. Sumapol. Pero alam ko parang may matchas na ito mas mabilis, eh. Hindi ko lang talagang... Hindi ko lang mawari, eh. Kung ano talaga yun, eh. Ah, F3 lang. Tira. Oo. Kasi pag dito kasi... Kitang-kita naman. Matchas. Pag gumanon, may ganon. Hindi na sana maghihirap. Gumanyan, ano? Wala na to. Pero nangangamba pa rin ako dito. Baka mamaya may stalemate. Ang kulit, eh. Lakas ng kalaro natin, mga kamatsas. Malakas. Alupit. Kala ko magkakaroon pa ng third game, eh. Paano ba mag-challenge? Pagka yung, ano, halimbawa, hindi ko pa kasi nasusubukan ano, mag-challenge, eh, yung tuloy-tuloy. Nag-iintay lang ako ng challenge ng kalaro ko. Then pag inaccept ko, hindi tuloy-tuloy. Ayun. So yan po, mga kamatsas. Kahit pa paano, maganda-ganda pa rin kasi tubo pa rin tayo 2 points, di ba, sa rating. So lakas ng kalaro natin, mabilis. Bulldog talaga. Diba, ganun tumahul ang bulldog, eh. Okay, sana po natuto kayo sa games na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions at comments dito sa games na inanalyze natin, pakicomment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach Fernando... Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.